Tapos ngayon, meron po tayong The Spox Hour. Well, ngayon po, I'm sure nakita nyo na yung paid political ad na pinapakita sa 24 Oras. Ito po ay isang advertisement na ang tema ay Edsa Puera. Inedsa Puera daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. Inedsa Puera daw ang mga foreign investors, no? Sa lublob ko, eh, no, ngayon ko, Edsa Puera, mga foreign investors, at talaga namang Pilipino ako, no? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Pero ang importansya nitong political ad na ito, abay gumagasto sila. Bukod pa dun sa binulgar ni Congressman Edsa Lagman na nagbabayad sila ng 100 pesos kada pirma, at bukod pa dun sa mga nakakalap nating impormasyon na linilin lang ang taong bayan, ang pinipirmahan nila ay para sa ayuda, abay ngayon gumagastos pa sila ng milyon-milyon para sa TV ad. Alam niyo po yung milyon na yan, ha? Yung TV ad na yan, hindi bababayan sa 2 milyon kada 30 second there. Ha? So talagang maraming pera sila para dito sa charter change. Kaya nga ang tanong, abay yan ba ay galing sa kaba ng taong bayan? Because after all, merong extraordinary expenses ang Kongreso, no? At miski hindi aminin ng Kongreso na sila ang nasa likuran nito, eh yung kanilang gustong baguhin sa saligang batas, na baguhin yung seksyon ng saligang batas na nagsasabi na kapag Kongreso nag-propose ng amendment sa ating saligang batas, dapat voting jointly. Ano ibig sabihin yun? Mawawalan ng boses ang Senado sa kahit anong pag-aminda sa saligang batas. At syempre, ang alam naman natin, eh ang talagang babaguhin ng mga mababata sa mababang kapulungan, eh para maging parliament at magkaroon ng prime minister. Dahil ang hinihilalang speaker, eh ang sabi nga ni Manang Amy Marcos, eh nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila, magkaroon ng prime minister at mapalitan ang Kongreso, maging parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Alam mo naman po, ginawa rin niya noong panahon ni Presidente Marcos. Naalala niyo, nagkaroon tayo ng Prime Minister Cesar Virata at nagkaroon nga tayo ng batasang pambansa na wala ng Senado kasi binuwag nga ang Senado matapos madeklara ang martial law. Pero alam niyo, sa aking talagang paningin, ang parliament, mas madali talagang mamuno ang mga trapo dyan. Kasi mananalo lang siya sa distrito niya. Pag nanalo na siya sa distrito niya, eh ang kakanyang kakampanya ay nalang yung mga kapwa, mga politiko. At madali na yan ma-influensyahan dahil kung ikaw naman ay prime minister, ikaw magbibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang number one na mission ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap, mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Ako, pwede ba? Huwag yun mga insultuhin ng aming mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po yung kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluwensya ang mga mayor sa kanila, sa mga iba't ibang distrito na ipamunod itong pirma nito sa mga barangays, inarian din ang paggastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Ulitin ko po, ah, sa tingin ko hindi perpekto ang saligang batas. Lahat po yan dapat talaga amendahan, lalong-lalo na kung matagal ang panahon ang nakalipas. Pero kinakailangan kung people's initiative, manggaling sa taong bayan ang initiative, hindi dapat manggaling sa Kongreso, hindi dapat manggaling sa politiko. Kaya nga, tuwan-tuwa ako ng tinawag ni Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. Kasi hindi siya people's initiative, ito ay 100 pesos initiative. Nag-issue na ng statement, ha, si Congressman Pulong Duterte na nagsasabi, Dabawenos ay not for sale. Kasi doon daw sa Davao, ang namumuno ay ang ating paboritong congresswoman, si Congresswoman Marga Nograles dyan sa Davao. Ay, naku, magsasalpukan po na pumuli ang Nograles at sa at Duterte dyan sa Davao. Asahan niyo po yan. At ang balita ko nga, nagsalipwerso na yung iba't ibang mga pamilya laban sa Duterte dahil ang marching order, di umano, alam niyo na ako kung sino, burahin ang mga Duterte sa mukha ng politika, pati dyan sa kanilang baluarte na Davao City.
So, ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, itong advertisement daw ay initiative ng grupong pirma. Naalala nyo, nagkaroon ng pirma na idinimanda ni Senator Miriam Defensor Santiago at nanalo si Senator Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng pirma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Eh ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni Presidente Ramos pa, marami silang mga provision na gusto baguhin. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligang batas o revision. No? So, nabaliwala yun. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung EPI ng pirma. Si dating Secretary Raul Lambino, naging Secretary siya ng panahon ni Presidente Duterte dahil ang EPI po ng Cagayan Economic Zone ay isang secretary, rank of secretary. Actually, pumayag po siya na ma-interview natin ngayon. Kaya lang tinatawagan ko ngayon, sarado na ang kanyang telepono. Baka, ang duda ko, baka akalain niya nung sinabi kong 8:45 in the morning kasi maaga ako tumawag sa kanya. Pero anyway, sabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Pirma One, hindi kami namudmud ng pera. At ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na yun, ini-explain sa butante kung ano yung mga nais namin pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na natin ngayon para sa EDSA Puera na tinatawag. Well, ang katotohanan po, from the horse's mouth himself, Raul Lambino, na hepe ng pirma ng panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niyan. Ang tanong, sino pang nasa likod niyan? Kayo naman? Obvious naman. Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma sa iba't ibang mga distrito, sa mga barangay nila, natural, kongreso rin ang nasa likod yung political ad na yan. Kaya lang, nagtatago sila kasi nga, paano nila mai-explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi pambili ng pirma ng taong bayan. Kongreso po yan. Kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga, itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize yung people power na ang kapangyarihan ang gagaling sa taong bayan. And yet, nababoy po. For sale na at ngayon, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Nabuti sana kung maganda yung kanilang ad. Eh, ang pangit-pangit naman. Kung sino man ang mga ad yan, ang pangit naman yan. Binayaran niyo pa, ang pangit. Hindi mo maintindihan kung anong mensahe. Abay, inip sa puwera daw ang mga magsasaka at ang nakikinabang ay ang mga traders. Tapos inip sa puwera raw ang mga foreign investors sa pag-aari ng lupa. Ayun ang tanong, bakit? Kinakailangan ba parehong karapatan ng dayuhan at saka ng Pilipino? Hindi ba dapat naman sa Pilipinas mas malaki talaga ang karapatan ng mga Pilipino? At bakit yung mga pinakamalalakas na ekonomiya, pinakamalakas, pinakamabilis pag-develop gaya ng China, ng Vietnam, wala namang private ownership of land doon. Dito nga mayroong private ownership of land. Doon talaga lahat ng lupa pag-aari ng gobyerno. Sa England nga, halos lahat ng lupa ang may-ari din. Ang royal family, no, the crown, ang may-ari ng halos lahat ng lupa dyan sa London. So hindi talaga kinakailangan na magkaroon ng pagkakataon, ng karapatan ng mga dayuhan na mag-ari ng lupa para umunlad. Yan po ang karanasan ng China at ng Vietnam. So, bukod sa binibili, bukod sa hindi galing sa People's Initiative, ayun po, ginastusan pa. Hindi natin alam kung saan galing, pero chances are, galing din po yan sa kabanang taong bayan para po sa mga advertisement na napakamahal po niya. Kasi alam ko po yan, dahil ako'y tumakbo ng Senado, talagang gumastos po kami dyan. Million-millionis po talaga ang halaga niyang TV ad na yan. Na ang pangit-pangit pa. Mabuti na lang. Wala siyang makukumbinse sa kanyang EDSA Puera. Tsaka excuse me ha, hindi na natin mababagong kasaysayan. Nangyari pong EDSA, pati po si dating Pangulong Duterte at kanyang pamilya ay sumuporta po sa EDSA. Dahil alam naman natin talaga na hindi na nakontrol ni Marcos Sr. ang militar ng mga panahon na yon. At talagang ang nangyari dyan ay kudeta. Dahil kudeta na sinuportahan ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng people power. Dahil kung hindi naman pinaligiran ng taong bayan ang mga kasundaluhan sa EDSA, edo binomba na sila ni Pabian Ben.
Pero huwag na po natin baguhin ang kasaysayan, ha? Halaga naman pong suportado ng taong bayan ang nangyari at ang paniwala ko nga, kaya nga po itong si PBBM ay humingi muli ng mandato, para nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya at sana nga magawa niya yan. Pero hindi niya magagawa yan sa mga nangyayari ngayon. Kinakailangan tapat na panunungkulan at saka kinakailangan ang adresin natin yung problema ng taong bayan, hindi charter change. Kaya ngayon, ang mungkahi ko sa aking kinampanya para maging presidente ng PBBM, please lang, please rein in your cousin. Tigil na yan pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Rein in your cousin. Kung hindi mananalo as presidente, okay lang po yan. Manatili bilang congressman. O di naman kaya, lumaban sa public opinion at ipakita niya kung bakit mas tama at mayroon siyang mas kakayahan para maging panguko, pangulo, at huwag na nating paglaruan pa ang ating sadyang batas. At huwag na nating i-trivialize, paglaruan, ang konsepto ng people's power sa pamamagitan ng pirma. Agree ba kayo or disagree? Tignan po natin ang sabi ng ating mga texters. Ang unang texters, si Bahatma Morales, dapat di muna pinaprioritize yung Chacha. Napakarami pang problema ng bayan ang dapat ayusin. Ika nga ni General Luna, may mas malaki tayong kalaban ng mga Amerikano, ang ating sarili. Kung may kapangyarihan lang ako, lahat ng nasa likod ng mga ganyang pakulo ay padadala ko sa Gaza para ipakain sa Hezbollah at sa Hamas. Ipakain sa Hezbollah at Hamas. Well, tama po yan. Pati naman po si PBBM nagsalita, hindi niya kinakailangan ng charter change para maging masigla ang ekonomiya. At ngayon nga po, isa tayo sa pinakamasiglang ekonomiya pagamat napakadami pong mga pagsubo. Hindi kinakailangan ng charter change para dyan. Roger Cruz, hindi mananalo ang mga Nograles dito sa Davao, lalong yayaman ang Nograles.